mga Facebook accounts, mga katinig, kalabot nining hisgutanan sa pondo sa supplemental budget number 1 o nga giapasa sa sanggunang panalawigan sa Cotabato. Daghang kalit nga nihimong politiko ay intawon pastilan. Nag-flood ang ako ang Facebook sa wala tuong atake dito, atake dire, depensa dito, depensa dire. Kinsay kaluoy karon alaot ang atuang mga kaigsuunan, mga katinig. Busa, magamping kita kanunay, kinasayod ba kamo nga dunay 101 na mga bagong kaso sa COVID ang natala. Pinakataas ni, no? Natala diri sa Tibuok, probinsya sa Cotabato. Ang nagunang dunay bagong kaso karon ang Kidapawan City. Sa 101 ng mga bagong kaso, Kidapawan City ang naguna. 40 mga katinig ang natala ng bagong kaso. Asa na ba ron si Attorney Paolo Evangelista, sir? Murag likay-likay lagi taron. Lagi klaro ang ato ang paghatag og mga impormasyon sa mga katawhan kalabot ng COVID. Ganong likay-likay man ta, sir? Ayaw, ana. Kay pila na ka-supplemental budget ang inyong gipangayo sa sangguniang panlunsod, di ba? Oy. Oga nagataas ang kaso sa COVID mga katinig. Oo, mao ka na, no? Uy, nawala. Okay, nawalang monitoring. Oga sa pika sa bahin na mga katinig. Ma'am, tagaan tag monitoring, ma'am, ha? Nawala, wala sulod, sige. Okay. Kini mga katinig, ang ato ang ginaatubang karon diri sa probinsya. Seryoso kini. Muna nga kinahanglan kita nga magtinabangay. Kagahapon, itong isang adlaw pa, no? Ang Cotabato Regional and Medical Center nagsulti. Puno na kaayo ang ilahang hospital. Di na sila mudawat og mga referral ng mga pasyente. Unsang lakang ron ang ginahimo sa tuang IPHO, sa tuang CPH o uban pa mga hospital diri sa probinsya. Kay nagkataas ang kaso sa COVID, no? Nasayra na to gahapon, adunay gihimong meeting ang mga pribado o mga pampublikong doktor diri sa probinsya o gihanay ang mga lakang paghimuon, especially niining pag-create o one hospital command center o kining OHCC, no? Pero atong Siron, kumusta bang status sa atong mga ospital gyud diri sa probinsya? Nasa linya si IPHO Head Dr. Eva Rabaya. Doc, good morning. Si Loy Rosario sa Tinig ng Bayan sa Joy FM. Yeah, good morning, Loy. Good morning sa Kamatik Kamanao. Oo, Doc, paki-update lang ang katauhan sa status karon sa atong mga ospital. Kay nagkadaghan na ang kaso, gani na sa 101 ang natala nga bagong kaso kagabi. Yes. Nagpakita po na ito nga medyo may mga hospital sakit na sinasawag na puno na ang ilang mga COVID bed na naka-assign. So like ang panday sa Kidapawan, ang mga PPA, ang sayat naman na public hospital, hindi na ang private community kung katong lipod sa ng Madonna, panay masila na sa mga itong mga hospital na puno ang naka-allocate ng COVID bed. Yun na itong sitwasyon karon. Mone, isa sa mga delikado kaayo nga sitwasyon kay murag ni saka na gyud kining panahuna padayon pa ang pagsaka, so puno na nga tong ospital. Unsa karon atong pwedeng mahimo, Doc, sigun sa mga napagkasunduan, paunsa nato i-handle ang kaso? Kay nag-expect kita kay tungod daghan na bagong positibo, so kung ma-contact trace kining ilahang mga naunang nagpositibo, mas mudaghan pa, so nag-expect kita ni ana. Paunsa nato kini i-handle karon ang sitwasyon? Hello, Doc. Pwede po mag-redial ko, Doc, kay medyo chapi-chapi ang kamay signal, Doc, ha? Salamat kay Doc. Okay. Para mahatod nato ang klarong impormasyon, no? Kalabot ni ini.
kay lisod na ang sitwasyon. Gani, sigon sa Octa Research sa mga katinig, mas na nabahala ang Octa Research no sa padayon nga pagsaka sa ihap sa COVID-19 diri sa Mindanao area. So isa ni ana ang Cotabato. Doc, paki-try da ulit atong signal, Doc. Okay na ba? Yes, pwede na. Okay na, Doc. Na. Opo, opo. Sige, Doc. So unsay mga lakang atong ginahimuron para ma-handle na itong tarong kining mga bagong kaso kaya nag-expect kita nga mas daghan pang kaso ang mong gawas? Yun nga, nakigano kita na, no? Nakigisura kita with the governor kahapon, with the other dapat mga members sa like the members sa itong Cotabato Medical Society, sa itong PHA or Hospital Association there is a province with the doctors or the chief of hospitals sa itong mga district hospitals and the mga MHOs na ang sa one hospital command center dito na ito mapahanay with that system, mapahanay na ito ang atong pagbutang o kaning itawag na referral para sa itong mga pasyente na affected by COVID. No? Other than that, isa po sa itong nakita is nagdugang kita o mga beds dito sa CPH, nagdugang kita o beds dito sa Mlang Street. Tapos ang isa sa nakita na ito is posible ang pag-convert sa ato ang isolation or Aliosan District Hospital into a COVID isolation facility. The whole hospital para sa aning mga sitwasyon nga itong giatubang karon. Kining sa Aliosan, mo ni siya ang pag mag-cater sa mga pasyente gikan sa First District? Yeah. Mo na siya sa Amado? Sa mga pasyente. Yes po. Opo. Mo na sila mo cater. Then isa po sa itong ginaano is may mga bago kasi kita ang natong development sa management sa COVID. So, ang mga doctors, kinahanan po siya mo i-update lang ang ilang mga kahibalaan no, sa kaning how to manage sa COVID. Maupo niya ang ipatigayo na ito karon para sa itong mga doctors, dili sa ito ang mga district hospitals. Especially kung may yung tangaliosan kung i-designate na ito siya nga isa ka-isolation facility for COVID. So, kinahanan po sila ma-update no, sa management. Tungod ani nga nagadaghan ng atong mga pasyente o nagadaghan ng kaso nga admitted sa hospital. Ang ato po mga local government units, sa mga mayors, na anuhan po sa itong mga MHO nga ang the possibility nga mag-expand pa sila mga isolation facility tiri sa Silong or sa mga barangays. Okay. Lama po kita mga kaso nga mild or asymptomatic nga i-quarantine. So dito na nasa sa itong mga munisipyo. Ipahiluna. Oo. Kung atong tanawon, Doc, actually, wala nagadugang ang atuang medical frontliners sa atuang mga doktor o mga nurses. Pero magdugang kitag mga beds, no? Ko para dito ibutang ang mga pasyente. Paunsa ni siya? Ang pag-monitor ni ini? Yes, we will also kanang hire additional na ito ang mga doctors o nurses, kinahalan po na ito himuon. Kay asa, di man pwede nga ang mga beds lang. Pero usahay, itong ginahimo is murag iri, ano siya, sila iri position katang existing na like ang sa Aliosan kung mag-isolation facility siya. Since ang mga staff dito ng existing karon mo na ito ilang i-manage ito na COVID cases na. Pero there are some hospitals like possibility, ang may posibilidad there is some lang day sa CPH na kinahalan dungagan pa siya og ano, tungagan og manpower. So, usap po na siya. Nga preparahan kasi siya, kinahalan mo po ang budget para sa additional na ito ang mga manpower. Oo. Paunsa po ang sistema ni ini dito sa mga non-COVID patient, Doc. Paunsa na ito sila ginaatiman po. Kay while ang atuang focus diri sa mga pasyente sa COVID kay kinahanglan magin sila i-prioridad, paunsa po itong ubang mga cases nga nan COVID? I-admit gihapon sila nato sa itong mga hospitals nga even ang CPH mudawat gihapon siya unan COVID ng mga pasyente. So naalang mga gitawag na ito nga COVID ward sa kanilang mga hospitals except nga Aliosan once naanagid siya, once matransform na siya into a COVID facility. Amado, cater niya ang mga non-COVID na pasyente. Ngayon, ang mga pagpareposition sa mga pasyente na to. Pero ang sistema ni ini, ang katong COVID ward o kining mga non-COVID ward, unsa ni,
dili ni sila magkaduol, magkalayo ni sila. Separate dili, building. Dili kina oh, yes, separate kina siya. Separate building. Even ang manpower nga mag-duty sa anang facility o kanang award, separate. So mag-duty po dito sa mga non-COVID ward nga ginatawag. Ang katubang ang katubang gipunduhan sa una diya sa may Kabakan hospital ka lang sa may USM. Unsang status po diha karon, Doc? Posible nga ang USM kay naa naman na sila sa USM, no? Nahuman naman atong contract diya sa USM. Posible nga makadawat po sila o mga COVID nga patients, no? Kung tanaw na to, kung ang ilang operation po kuha na po sa USM nga management i-discuss kung sa ba ang ilang itabo na po nga system. So siguro sa napagkasunduan ka gahapon sa meeting dito sa pag-create sa One Hospital Kuman, unsang sistema ni ini magbutang og usa ka murag control para i-monitor niya tanang mga hospital kung asa ni bakante, asa pwede dalan tong mga pasyente, nga na ba, Doc? Yes, mao na siyang mahimo nga ano siya kanang gitawag nga arrangement, nagitawag kita nga operation center. So siya ang kung saan pa mga call center nga akong sa layman's term nga muna siya mag-direct kung asa ang may mga bakante o kung kanina bakante ba nga kaning hospital nga may bakanting bed ba capable ba po siya sa mamanage yung anik kasi ang severity like kung moderate case ba ang kaso sa pasyente, kaya ba niya i-manage? So, saka siya dito i-refer. Subot pa subot niya na ang matag hospital nga nag-cater o COVID patients every day or every hour, every minute, mag-monitor dito sa mag-submit o report o ang call center na ang manawag sa kada hospital asa bakante diha? Ang hospitals nga involved sa system, mag-submit po sila. Kunyari, naanam may bakante din nga bed. Okay. So, nakapag-discharge na kami. So, matala na to siya nga record. Kung may mga tawag, may yun ang operation center nga okay, may bakante na siya sa aming hospital. So, kada distrito? So, ang system. Opo, kada distrito ni, naingani nga kuan? Unsa sistema ni ni? Isa lang, diri lang sa IPHO, no, ang mao siya lang ang murag na gitawag nga command center nato. Pero individually, ang mga hospitals nato sila gitawag nga incident command nila. Okay. Para po maputi mag-manage sa ilang hospital mismo, no, para mag-track. Nakita gitawag nga bed tracker para sa mahibaw-an ang availability sa mga beds. Kanikihan ginahan ay nato kay syempre need po nato man ang as nalipay kita kay sa ato po mga private hospitals nakita nato ang cooperation for the system so ang paghan ay na lang po sa mga dinagmay nato nga mga protocols the guidelines no ang pag-prepare po sa ato ang mga staff o ang even pag-prepare pa po sa dapat pang humanon nga preparasyon sa kanyang mga hospital nga nag-expand sa ilahang capacity to admit COVID patients. Oh, Doc, isa sa mga napagkasunduan po da sa akong nasayran, kining atuang CPH mag-create og kining high-grade isolation facility nga susama sa SPMC. Ongoing na na siya nga construction. Okay. Kasi manggod ang isa sa priority program on health is to upgrade talaga CPH, no? So into a level 2. So ongoing karon ang construction na abutan na yun siya nga wala pa. Napay mga remaining parts sa construction na dapat iwason. Ang katong itawag na itong isolation ICU. For mga itawag na itong emerging diseases, kani mga infectious na diseases like especially COVID. Dito na ito ibutang ang mga pasyente nga itawag na itong critical case. Pero kinahalan pa mag-uni siya humanon kay kung mag-set up ng gugag isolation or ICU para sa kaning COVID, kinahalan isip ipodin mo nga ang imuhang structure is mo protect tapos siya sa imong health workers nga ma-assign diha. No, naigitawag na itong ang HEPA, mga negative pressure para to ensure nga dili po sila matakdan sa virus nagagikan sa mga pasyente na ilang gina take care. So isa na siya sa ginatanaw.
So, but we have another ICU sa CPH na ginadevelop po siya. Ongoing din po ng construction for possible non-COVID patients. Okay. Isa niya siya sa kuan, mga itinabutang ng mga structure or services o niya ngayon. Binabutang, binaplastar para ma-upgrade ang CPH. Oo. Dok, ako lang i-clarify gamay, no, kay sa datos nato diri karon sa mga bagong kaso sa COVID o katong mga active cases, dunay daghan nga mga asymptomatic lang, no? Nga kinahanglan dili na sila dalon sa ospital. While napagkasunduan nga dito sa ilahang barangay o sa ilahang lokalidad sila ibutang, unsa kinsa mag-manage dinhi sa ilaha, dok? Mag-hire kita og mga doktor pod og nurses o monitoring team lang ibutang didto? Ang mag-manage na ng atong mga munisipyo. Okay. Ang atong in the municipal health office. There are some nga nag-hire og doctors, napot kita mga nurses nga gikan sa DOH. Ang anuhan nag-manage dito sa atong isolation facilities. Oo. Sa mga munisipyo. Aha. Sa kasamtangan, dok, asang lugar sa probinsya nga dunay pinakataas nga kaso sa COVID? Kay kung atong nga tanawon dire sa gipagawas nga datos, perminte, no? Perminte nagatala og taas nga kaso si Kidapawan og Bisayap. Sa karon Kidapawan ang pinakadaghan. Nakita na dugang nga 40. Mm-hmm. 40 ka kaso sa Kidapawan kagabi. No, no, sorry. Some report from DOH. Oh. Then we have been Sayap, no, kanima anong area, Kabaka, niya. Then main lang po kita, medyo daghan-daghan po sila ang kaso. Ang kining kataghan po ang Kidapawan City. Oo, ang kining 101 nga natala nga bagong kaso mo, ano pinakataas so far, dok, no, sa history nga nisulong so far, COVID? So far, grabe. So far, mo din pinakataas nga kaso na to. Oo. Katubang na-monitor ninyo, dok? Sigun sa DOH 12 nga nakasulod na ang Indian, ang katong variant sa UK, South African. Unsa ni siya? Na-contain na ba ni siya o mo ni ang nagapadaghang karon? Ang UK o South African variant ang naabot lang sa patadapat variants. Pero katong siya, contain na to siya. Mm-hmm. Not contact trace na to tanan ang naano sa ilahan, apektuhan. Then, ano na po sila, kung recovered na, ang katong itawag na mga index patient. Mm-hmm. So, so far, dili po pa kaingon nga mo to siya nagtala. Uh-huh. Kay, ano mangod niya, kinahanglan mangod pa na og sequencing na po, no, kung maoban niya mga virus, o maano siya nga variant, ang nakapadaghan karon. Pero, di na to pa maanohan. Kinahanglan pa nato na siya i-ano sa with the DOH. Mm-hmm. Sa kasamtangan sa 2,400 plus nga confirmed cases sa probinsya, pilay active ni Doc? Kung 600 plus previous days, so kung nadugang kahapon ang 101, pili yung nanakataas, almost 700 na kit siguro kita. I think sabi na, di lang nako na pintata, no? Oo. Pagtanaw na ko sa kong data. Pero almost 700. So, mayroon na nakitang dapitang. Yes. Opo. Mm-hmm. 116 deaths na kita. Oo. Kung atong tanawon sa 600 plus or almost 700 nga mga active cases, mga pila ka ni Doc ang matawag na tug critical o asymptomatic? Basis among data on the mga previous period nga mga days, mas daghan gid ang asymptomatic kaysa atong gitawag ng mga serious cases. Pero sa karon, as of gahapon, dili na ko siya pa makita. Mm-hmm. Kay ang pag-report mga danaos kaysa mo, adiretso lang nga, umani ang figure, umani ang kadaghanon. Then himay-himay yun na po na siya kung pila ba ang severe ato, pila ang mild lang ang kaso, pila ang asymptomatic. So diha na po na mag-i-balakay, ano na po na mo, kuha na po na mo ang data. Anak. Pero on the figure presented, sa kagahapon is majority sa itong mga kaso, almost 70% is ano on the mild or asymptomatic cases. Oo. At so, least, no? At least 70%. So, 30 ang kinahanglan yun na natutukan maayo. Yes. Pero kami pong almost 70%, inalang to siya nga bantayan, tungkol kay asymptomatic siya, so pwede siya makatakod. At least, mo na yung giyong nga ma-catch good siya para ma-quarantine na to sila properly para dili sila makatakot. Oo. So,
So pasabot ko niya, majority di ay sa COVID cases is asymptomatic. So possibly ka naalapod siya maka encounter ka o person nga asymptomatic sa virus, so dili siya naibalaan. So pwede ka ma-infect yan. Opo. Doc, isa sa mga lakang nga ginahimo na to karon kay dili naman pwede isa ka lungsod, isa ka probinsya na ang ipailaom sa lockdown, no? Naka-focus containment ng implementation karon. Karon sa probinsya, mga pila na kalugar ang gipailaom sa focus containment? So far wala mi na naka-focus containment karon. Kay kana po kung focus containment o kanang kitaw nga localized lang nato ang containment. Ang mga clustering of cases isa na sa basihan kung may mga clustering of cases diha. So mao na ang pagkahimuon ko so far on my personal knowledge, so wala yung naka-focus containment karon nga mga munisipyo or mga barangays. So we will check further labi na kaning taas ta nga kaso gabi. So tanaw na. Okay, ang ingon ni board member Malaluan, kadaghanan sa mga kaso pamilya to pamilya na na nasa panimalay ang takdanay o pati sa workplace. Actually, ang atong kaso is more local transmission na gid siya. So dili na to mayon na imported ang gigikanan na sa local transmission na from gatherings, kaya nga nag-ano kita di ko ana to ang atong quarantine status di escalate sa automatic table the proposal for escalation katong sa nag-GCQ kita para malimit ang movement ang gatherings, no? Kaya siyempre, kung from gatherings muli, kasi imong pamilya infected ka dito, so matakda mo gano'n imong mga pamilya without knowing it. No? Mga yun. Nag-expect kita, opo. Yes. Yeah, nag-expect kita, Doc. Opo. Yes. Sir. Opo. Kasi after nga gipailawom kita sa GCQ, no? Nag-expect kita nga mo slow down na. Pero murag ni saka manoon ang kaso sa COVID karon diri sa probinsya. Unsa inyong tanaw ni Doc? Dili ni nato siya maano nga kung sa ano pa nag-GCQ ta ingon ani kanang wala ra gihapon dili pa magud na mo dayon makita o dili dayon nato makita kay ang sa palantaron June 10. 10, oo. Ang yes, kani nga mga kaso, kani pa tong mga kani nga mga kaso maupani ka tong mga sa before pa kita nag-GCQ. Oo. Na mag-uban nga mga results from the laboratories ma-delayed. Okay. No, ang pagbaba. So, posible nga maupan niya siya. Tanaw na to after the 14th day. Kung ano ba itong kaso, mababa. Bakit? Kasi pasabot, from June 1 to June 14, kung maayo ang atong pag-implementa sa atong GCQ, na limit ang movement sa mga tao na at na ano to, na kung sa ano pa nasita, quote-unquote, ang katong wala nag-follow sa itong gitawag ng minimum health protocol like the wearing of the mask, ang pagtapok-tapok. So, tanaw na to, basi, mubaba siya ang kaso. Doc, salamat yun kayo sa higayon nga gihatag ni mo ni atong programa. By the way, isa kabutang na lang kay kagahapon, murag nag-deliver yata o dugang bakuna para sa probinsya. O sabay update ni Doc, kay maaaraw mo na ibugtong na ito nga pamaagi ron para mapakgang kining or makontrol kining COVID? Yes, that's true. No, na iniabot kahapon na Sinovac vaccines for the province, pero medyo ano lang gihapon siya for the A2 and the A3 population. Katong senior, katong ato mga with comorbidities ng 18 to 59 years old. So kadito sa karon i-deliver na to sa atong mga munisipyo para masugdan na sa atong mga health workers ang pagpamakuna sa atong first dose niya for the first dose na to. Okay, para sa A2 o A3. Ang A1 na to, yes, kompleto na tanan Doc, no? Ang A1, no? May mga ginagmay sa A1 nga naabot na katong mga later category na A1.7 mga ana-ana. So, napay ginagmay na lang nahabilit yun. Nga, katong na sila gitawag na to nga na-deferred before kasi posible na yung mga sakit, may mga kondisyon nga dili pa sila pwede madawat sa bakuna. So, pero majority sa atong gina-cater na karon for vaccination ang atong mga A2 o A3. Wala pa i-schedule kung kano sa ang A4? Bisan pa gano'n ang statement sa taas? Yes, so wala pa po nagbaba kasi magod na hitabo is ang pagbaba sa mga advisory is regionalized. Okay. Nga, so kung ang NCR or ang Metro Manila na sila A4, may
posibilidad na dili pa kana siya i-implementa diri sa baba because ginatanaw po na to ang vaccines nga nag-abot plus ang population sa katong mga nauna nga priority group which is daghan-daghan ang atong senior, daghan-daghan po ang may mga comorbidity na population. So mo nang nahitabo nga dili lang sa do nag-start og master list ang mga mga munisipyo para sa atong A4 para lang pag-abot sa panahon nga magbakuna na ready na po. Opo. No, pero there are some wala pa po sila magsugod og master list. Aha. Dok, minsahin mo sa tumang katawhan, kalabot ni ini nga tuang gera sa COVID. Yes, sa tumang katawhan no, ang atong mga hospital puno-puno na. Naanak kita yung mga health workers nga gitawag na itong naapektuhan po. Mm. No, may mga positive na kita ng mga health workers na imbis makatabang sa ito in the implementation or in the pagpantay sa itong mga pasyente, pagmanage sa itong mga pasyente na may mga COVID, sila mismo naapektuhan and even their families. So, yung nana siya. Daghan ang atong kaso sa kagabi lang, may 101 kita nga bago. So, ang among panawagan, the usual good, minimum health protocol, i-observe yun na ito. Walay mawala kung mag-mask ikaw, dili sa mag-gathering, dili sa kung birthday, birthday lang, na lang, pero ayaw lang sa na mga birthday party, reunion, mga gathering, anuhan, pero mga pagtapok-tapok, ato lang sa yung likayan. Mm-hmm. No? Labi na, di-secure ba po kita karon. Then, hand washing, the usual na mag-inaano. Maski mo adto ka lang pala, yung kayo mo adto ka sa tindahan, sa tabok, sa dalan, sa imong balay, talihog mag-taod or mag-sulot sa imong mask. Kaya di kakabalukin sa na imong mga makahalubilo nga along the way, kung mo adto ka sa ato nga tindahan. So, maulang din na among pangayoon nga tabangan po nato ang ato ang health system, no? Kay kasi kung ang ato mga health workers, ang ato mga hospitals, wala na kadalan sa ato mga pasyente, mag-unsa man kita, maurigid na. Kaya ang COVID is real gid ang COVID, Loy, no? Mm-hmm. Naagid siya, pwede siya makamatay, pwede siya makatakod, maski kang kinsa, wala siya gipili na pwedeng ma-infect sa mga sakit. Number two, kung panahon nyo na nga para bakunahan, magpabakuna ta. Mm. Kay sayang ang bakuna, maoral yun po niya. Aside sa minimum health protocol nga atong i-observe, atong buhaton, bakuna lang yun ang atong second, ano, second nga, kung saan pa depends, pwede sa, box, sa virus. Mm. So, na mag-iubahan nga, schedule sa bakuna, dili pa magpabakuna kay mahadlok. Maulang, makatabang sa ito. Ah. No, dili lang sa imo actually, ikaw maprotektahan kung bakunado na ka. Ang imo pong pamilya, maprotektahan po. No? Nga, maprotektahan na ito itong community against sa virus. So, magpinabangay lang din doon mo. O din na, pasalamat ni sa ito ang mga kauban sa media. Kaya kami po inyong ginatabangan para mapahibalo sa itong mga katawhan kung unsa dapat ang itong buhaton para malikayan na ito ang COVID na virus. Sayang-sayang kasi kung sa ano pa na mo. Sayang ang kinabuhi na pwede man unta ni mo siyang ma-prevent kung dili ka ma-infect, dili ka ma-apektuhan sa virus o ang imuhang pamilya. So, maulang din akong panawagan sa kanunay. Salamat tayo. Salamat din kayo, Doc, no, sa paghatag po ng higayon diri sa itong programa. May buntag utro. May buntag. Opo. Mga katinig ninyo nga nabati si Dr. Eva Rabaya, ang ato ang IPHO head, kalabot ni ining kaso sa COVID diri sa probinsya. No? So, maghinaot kita nga ato ang mga leader, magtinabangay na lang. No? Kaya tungod ang ato ang sitwasyon, dapat ipataplin sa nang politika. O politika, muabot na, hapit na. Hulatan nyo sa Oktubre, kanang campaign period. Ipakita ang inyong agi. Ayaw ipakita ng inyong pagpangdaot kay karong panahuna. Kinahanglan yun ang pag-tinabangay mga katinig. No? Naagi urgent needs, no? Sa panginahanglan nun, especially nga nagkulang na karon ng mga hospital tungod sa kadaghang mga natala nga mga kaso sa COVID. O kini, gina-expect pa nato kato ganing isa nagpakalat kining daghang kayo kani pabaka nga 101 na, no? Ang posibleng nagpakalat pa o galaing nga mga virus. Alas 6:33 ang atong oras. Wa kitay lain mahimo niini kundili ang pagsunod sa mga minimum health protocols mga katinig. Gawas ni ana ang pagbakuna ra gyud, no?
Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. O siyempre, himuon yun mo sa imong kagalingon ang pagpaligon sa imong pangdepensa. Mao nang ginasulti na to kanunay, kining mga produkto sa Yaki, na kung yun kayong matabang mga katinig. Ah, Yaki Herbal Capsule, napamatunan na yun sa kadaghanan nga kini, makatabang sa pagpaligon sa tuang immune system. Oo. Munang ayon na to kalimtan na matag-adlaw ha ang pag-tumar sa tuang mga food supplement. Alas 6:34 ng oras. Himsog kaayo ang papa ni Lorena Cunanan nga si Felipe, taga Matutungan, Santa Cruz, Davao del Sur. Tungod kay nagamaintain siya sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule ug kadunay pud nagapanghaplas sa Yaki Liniment Oil. Kanang maintain niya sa blood niya ba? Kaang Yaki Oil ug Yaki Capsule, naplas niya taga gabi bago siya matulog. Ah, okay na kay kuya, bisag tiguwang na sa ilang gihapon. Yan ang Yaki Herbal Capsule ug Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit ka na sa mga butika. Do you want to achieve your dreams through quality but affordable education amidst the pandemic? Then, enroll at Colegio de Quidapawan. We are New Normal Ready. Courses offered: BS Criminology, Nursing, Elementary Education, Midwifery, Hospitality Management, Information Technology, Computer Engineering, Computer Science. Colegio de Quidapawan also offers a Junior High School with ESE Grant and Senior High School with Voucher Program. Scholarship grants available. No tuition fee increase for school year 2021 to 2022. For more information, please visit Colegio de Quidapawan or call telephone number 064-577-1340 or cell phone number 0942-345-5370 or Facebook page Colegio de Quidapawan CDK. Hurry! Enroll now at Colegio de Quidapawan. Pagkaon nga kulang sa nutrients, walay exercise o dili maayong estilo sa pagkinabuhi, siguradong sakit ang padulngan o kamatayon. Ayaw hulata nga mahitabo kini. Masigarbohong ipailan-ilan. Garlic Plus! Garlic Plus! With sodium ascorbate. Kombinasyon sa garlic o vitamin C. Garlic nga natural antibiotic. O vitamin C nga immune system booster. Makatabang paglikay sa high blood, heart disease, diabetes o cancer. Garlic Plus with sodium ascorbate. Natural o mas epektibo. Garlic Plus. Palatian Impas. Mapalit sa mga butika. Bored na bored ka na ba sa inyong bahay? Mismo na ba ang kalaro ang inyong mga kaibigan? Ngayong walang pasok sa eskwelahan, nakakabago talaga pag nasa loob ng bahay. Pero alam nyo ba na sa inyong pananatili sa loob ng bahay, nakakatulong kang labanan ang sakit na COVID-19? Nakakamatay kasi ang virus na ito, kaya importante ang madalas na paghugas ng kamay, physical distancing, pagsuot ng face mask at face shield, at pagsunod sa ating mga health protocols. Tumulong na lang muna sa mga gawaing bahay, asikasuhin ang modules, at pagtuunan ng oras ang programang urban gardening ng ating sangguniang kabataan. Tandaan na tayong mga kabataan ay may magagawa upang makatulong sa ating pamahalaan upang labanan ang COVID-19. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa natin Pilipino. Maging responsableng kabataan upang labanan ang COVID-19. Ang panawagang ito ay hatid sa inyo ng Sangguniang Kabataan Quidapawan sa pamumuno ni SK Federation President Santina Tainan. SSS pensioner ka ba? Maayong balita! Ang Davao A-Plus Credit Corporation Quidapawan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensionado sa SSS o SSS pension loans. Walay advance interest, one-day release ug mukita kapag 500 pesos na komisyon sa matag-aprubahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Quidapawan Branch makit-an kini sa Hitosis Building, Dial Street, Quidapawan City ug matawagan sa 064-577-3414 or cell phone number 0919-066-8395. Abri sila Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation, Quidapawan Branch. Mga kayupan mas ganado sa produktong sigurado. MM Face Premium, muapag pag asenso. Ang inyong mga baboy, manok o bibe, baka o kapay.
kayo kanunay pakan-a o MM Feeds Premium. Aron paspas ang pagdako o maayong resulta, MM Feeds Premium. Maayong magpatubo. Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis, at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na, environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alas 6:40 na mga katinig ang atong oras. Padayon kita na itong programang Tinig ng Bayan. Og kagahapon no dunay nagsingabot nga mga bakuna gi-distribute sa DOH Sock Sergeant Region ang mga supply sa bakuna. Unta magpalista na katong mga naana sa listaha o kaning naana sa pagtugot no. For example, ang katong mga nasa A3, katong mga dunay comorbidity, magpalista og magpaturok na gyud og bakuna. So sa bagong nagabot nga bakuna, unsabay update karon na sa immunization ingon na sa Octa Research sa mga katinig wala ngay walay walang inaasahang malaking pagbabago sa trend ng COVID-19 hangga't hindi pa nababakunahan ang 30-50% na populasyon ng ating bansa. This time atong nakita nga padayon ng pagsaka sa COVID-19 unya bakuna ra ang usa sa mga bugtong pamaagi para makontrol ang pagkuyana pa sa virus. At tumakinabi karong buntaga si Dr. Edward Jane Montanier, ang atuang Regional Immunization Manager sa DOH 12. Doc, good morning po. Si Loy Rosario sa Tinig ng Bayan ng Joy FM Kidapawan. Hello sir, good morning and to all listeners. Magandang umaga po. Opo, kahapon ang balita namin muli ay nag-distribute kayo ng mga vaccines. Ano? Sa kabuuan, gaano karami yung vaccine na na-distribute po ninyo at para saan po ito na mga nasa priority list po natin? Okay po. Yesterday po, nag-deliver po kami region-wide around 17,000 something, I forgot the exact amount. Uh-huh. For the first dose lang po iyon ng ating Sinovac. This is intended for the remaining A1 or ating frontline health workers, uh-huh, remaining A2 or ating mga senior citizen, and the remaining A3, yung ating mga with comorbidities ages 18 to 59 years old. Okay. Doon po sa A3, Doc, na may comorbidity, sino ba ang papatunay sa kanila? Ano bang magiging basihan na sila ay belong doon sa A3? Pwede po silang magpakita po as proof medical certificates. Aha. For na nagsasabi pong meron po silang mga comorbidities like hypertension, diabetes, bronchial asthma, and the like, as well as prescription of at least 6 months po iyon, uh-huh, ng gamot nila as maintenance. Pwede pong mga hospital records kung sila po ay na-admit because of comorbidities. Pwede din pong mga surgical or pathological records. At yung ating pong mga, di ba meron po tayo sa ating mga barangay, yung ating, uh-huh, mga diabetic club, hypertensive club. So, uh-huh, pwede na rin po yung maging proof po natin na yung isang individual ay mabilong po sa A3 or yung mga with comorbidities. So, ibig sabihin po ito doon sa A3, mas marami po sila. Inaasahan natin na marami sila na dapat ay maturukan ng bakuna.
Sa ngayon po sa atin pong master list, mas marami po talaga yung ating mga senior citizen compared okay. with yung mga with comorbidities po natin. Uh-huh. Sa kabuuan, mga gano'n na karami yung na-distribute or nabigyan na ng bakuna sa Sokcharjan Region na doc? Kasi may inilabas na data, no? Itong Okta Research batay sa data sa... Isa pala ang mga lugar sa Sokcharjan Region na mayroong inilagay na doon sa tawag dito yung sa watch list nila dahil sa biglang pagsipa ng kaso kagaya po ng nasa South Cotabato, itong Coronadal City. Kasama po sa bilang ng mga video ng mga areas kung saan po mas maraming cases. One is in Coronadal. Another is, kasi po si Cotabato City, still po tayo po sa Region 12 ang nagbibigay ng allocation sa kanya. So, okay. Second po si Cotabato City. And third for the region is si General Santos City. So, yung tatlo po. So, dahil po sa dami po ng kaso ng ating COVID cases sa mga lugar na yan. Mas binigyan po natin ng mas maraming allocation kasi nga po we need to control the increasing number of COVID cases in those areas. But hindi naman po natin sinasabi na yung mga ibang areas po within the region ay pinabayaan na po natin at bigyan na po natin ng kakaunting allocation. Ganun pa rin po. Kaso nga po yung dumarating po sa atin is not enough for the entire target population po natin. Like example sa ating senior citizen, hindi po umabot ng 200,000 doses yung atin pong natatanggap. So, naka-prorate po yan. Whatever po natatanggap po ng ating government, hinahati-hati po kasi yan sa buong regions ng ating bansa. So, like po last Tuesday, nakatanggap po tayo ng around 28,600 doses, which is good na po for first and second dose. So, yun po yung ating hinati sa lahat po ng provinces sa buong Region 12. Opo. Doc, doon po sa mga nabakunahan, kumusta po ang ginawa ho ninyong monitoring? Kasi may mga reported pa rin, hindi inireport, kaya nga sabi ko doon sa mga nagre-reklamo, sabi yan, dati hindi pa ako nagpaturok, wala akong high blood. Ngayon nagpaturok, nagmimaintain ako ng gamot. May mga ganong klaseng kaso po na hindi yata na i-report, ano? So far, kumusta monitoring ho ninyo sa mga adverse effect ng mga nabigyan na ng bakuna? Regular naman po yung aming ginagawang monitoring. Lahat naman po ng ating recipient ng bakuna, meron po kaming pinabibigay ng mga take-home notes. Uh-huh. Nakalasaad po doon, just in case lang po, ano po yung pwedeng mga sintomas o kakaibang mararamdaman po nila, kung saan po sila po pwedeng tumawag at magpakonsulta. Mm-hmm. And if ever naman po, siyempre po, ang dami po ng populasyon natin kahit papaano sa Region 12. Mm-hmm. And we have already vaccinated marami-rami na po because we already administered for the entire region po pala, we have already received around 184,760 doses. And out of this, nakapagbakuna na po tayo ng around 160,840. That is as of Monday pa po natin na statistics. So, yun po ang aming pakiusap po sa lahat. Kung meron naman po kayong kakaibang naramdaman na hindi po normal sa inyong mga nararamdaman dati, pakisangguni naman po sa pinakamalapit na health center or sa inyong pinakamalapit na rural health units. Kasi naman po, nakasaad din po doon na if ever may maramdaman, i-contact nyo po yung inyong mga health workers sa inyong mga lugar. Mm-hmm. Doc, ang mga nabakunahan ba, pwedeng mag-donate ng dugo sa mga nangangailangan po? Meron po tayong inaano po na allowable period after po ng vaccination, saka po sila po pwedeng mag-donate ng dugo. And still po naman din, in-screen naman po yan ang ating mga doctors. Pag mag-donate po sila ng dugo para po malaman kung po pwede po silang mag-donate o hindi po. Usually po, ilang araw, ilang weeks, ilang months, pwede na siya weeks pa lang siguro, pwede na siya mag-donate ng dugo after na siya na fully vaccinated na? As of 2 weeks after po pwede naman po. Ah, okay. Pag if ever po hindi wala naman po siyang ibang nararamdaman o ano, gaya rin po 'yan if ever po
binakunahan po kayo ng for COVID, after 2 weeks po, pwede na po kayong bigyan ng mga ibang vaccines like anti-flu, anti-pneumo, yun mga ganun po. Sabi nila, yung daw nga na fully vaccinated na, yung daw kanyang dugo na ibibigay, eh, makakatulong doon sa hindi pa nabigyan ng bakuna. How true, Doc? Wala naman wala po pang lumalabas na study po na ganyan na kung ma-fully vaccinated na po, ito pwede na pong makapadonate ng dugo. And it would help those na po na hindi pa rin po nabakunahan. Still, po, kailangan pa rin po ng each and every one of us, pag time na po natin na mabigyan po tayo ng bakuna, let's grab the opportunity kasi po that would save our lives and also our loved ones and the community. Kasi malala natin, di ba, yung mga nakasurvive sa COVID, in-encourage sila na mag-donate ng dugo kasi yung kanilang dugo ay meron ng panlaban sa COVID. Magkaiba po ito? Sa ngayon po, hindi po kita masasagot ng exact details regarding that because wala pa po akong nababasa po kasi personally na literature with regards with yung isang pong vaccinated, fully vaccinated, magbibigay ng dugo, meron po siyang magbibigay na immunity or antibody doon sa mga hindi pa po nakakatanggap ng bakuna. Doc, isa na lang kasi ito, maraming nagtatanong doon sa mga nagtatanong ng mga hindi naman lasinggero pero umiinom ng alak. After po sila nang nabakunahan, kailan po sila pwedeng uminom po ng alak? Yan po din yung personal na tinatanong rin po sa akin. Kung kaya naman din po hindi na po uminom because nga po alcoholic drinks especially po pag napapasobra po. It's not good for our health. And we are pro-life po kasi. And we educate people. Kung po pwede po, iwasan na po natin uminom ng alak, manigarilyo, at mag-healthy lifestyle na rin po para po mas maprotektahan po natin ang ating mga sarili. Hindi lamang po from COVID transmission but other diseases pa po na po pwede pong makuha pag atin pong inabuso yung ating mga katawan. Kasi may mga tao po na iba yung kanila mentalidad eh. Pag may mga dinaramdam o may mga nararanasang karamdaman eh alak ang tinatakbo, iinom natin to ng alak para mawala daw yung ano yung sakit na kanilang nararamdaman. At ang alak po, di po ba eh nakakamatay doon sa bisa ng gamot na ibinibigay sa isang pasyente? Yes po, pwede pong magkaroon ng mga side effects. Pwede pong hindi po effective yung isang gamot pag iinom po ang isang tao ng any alcoholic drinks po. Lalo po pag sobra. Doc, maraming salamat po sa panahon na binigyan ninyo sa ating pong programa. Sa muli, magandang umaga po. Okay, sir. Sir Lloyd, thank you and have a nice day. Have a nice day po. Thank you so much po. Si Dr. Edward Jane Montanier, ang Regional Immunization Manager sa DOH 12, kalabot na niining pag-distribute nila o mga bakuna kagahapon o usab sa mga magpabakuna, no? Doon ay mga advice alang kaninyo. Kung naka-schedule na mo, add to na mo dito. Ayan na hulata nga, masayang pa, no? Ang nakagahin ng bakuna alang sa inyo, ha? Sigun sa gipagawas, mga katinig, sa pamahayag sa Octa Research, no? Maulag ito. Wa pay klaro nga mubago ang trend, no? Muubos o musaka o musa ambot kung muubos na ba sa kanaog manggod ang kaso sa COVID o kung dili pa mabakunahan ang nasa sa 30 to 50% sa populasyon sa tibuok nasod ang bahad sa virus na apas sa gihapon, mga katinig. Kaya ang ginapas manggod nini nga mahitabo ang herd immunity, no? Pero muragwa pay klaro kana. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Okay na ang pagbakuna ra gyud daw ang makabatok og pagpatuman ining mga minimum health protocols. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Alas 6:53 ang atong oras.
Ikalipay og dako ni Lina Jean Dumandan taga Neo Pontevedra Antipasco Tabato ang ihang pagpatumar sa Kidiyaki Vitamin sa ihang anak nga si Marjorie kay himsog na kini og iya pod ginahaplasan sa Yaki Liniment Oil ang mga pinaakan sa lamok. 4 months si ako na siya gipainom og Yaki Vitamins niya nga haplas pod na niya Yaki pod niya oil nakaroon niya basta na taon nabutok na entawon. Yan ang Kidiyaki Vitamins og Yaki Liniment Oil. Epektibo gyud na sila mga higala. Busa, sulay lang ninyo. Mapalit sa mga butika. Unique, stylish, og affordable ba nga antipara ang inyong gipangita? Sa iStyle Vision Center na ta. iStyle Vision Center. Makit-an kini sa ground floor, Gaisano Grand Mall, Barangay Lanao, Kidapawan City. iStyle Vision Center. iStyle Vision Center. Experience the difference. If you are in Kidapawan City, stay at LA Resort and Hotel. A quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms. With free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 093-0401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place. LA Resort and Hotel. Your home away from home. Himsog kaayo ang papa ni Lorena Cunanan nga si Felipe taga Matutungan, Santa Cruz, Davao del Sur. Tungod kay nagamaintain siya sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule ug kadunay pud nagapanghaplas sa Yaki Liniment Oil. Kanang maintain niya sa blood niya ba? Kaang Yaki Oil ug Yaki Capsule na plus niya taga gabi bago siya matulog. Ah, okay na kay kuya. Bisag tiguwang na sa ilang gihapon. Yan ang Yaki Herbal Capsule ug Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan niyo. Mapalit ka na sa mga butika. Ang pagkaguba sa mga mata o kung retinopathy ang isa sa mga posibleng komplikasyon sa diabetes. Likawan ang high blood sugar. Mag-inom sa Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga butika. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM. Mga katinig, alas 6:56 ng atong oras. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM. Samtang sa pikas sa bahin sa atong mga hisgutanan karon na mga katinig, no? Gipagawas sa Octa Research ang ilaha Octa Research, no? Ang ilahang mga data kalabot sa padayon sa pagsaka sa iha pa sa COVID-19 kung nga diin gibutyag niini ang mga lugar nga anaa sa ginatawag nga LGUs of concern dahil sa padayon nga pagsaka sa COVID-19 diri sa probinsya sa Cotabato ang Kidapawan City ang adunay pinakataas nga kaso nga gisundan sa Midsayap Cotabato. Oo. Maayo lang kay sa meeting pod kagahapon nga gipatawag kung adi naghiusa nga mga doktor aron na paghanay, no, pagpanday sa mga lakang nga paghimuon especially niini nga pag-create og one hospital command nga makatabang sa pag-direct ngadto sa mga asa badalon ang mga naigo niining COVID mga katinig. Sa pikas bahin, aduna po iyan nahitabong meeting kagahapon kay kahinumduman nagpagawas, no, ang IBP Cotabato og ilahang pagsupak o nagpagawas og statement nga nagasupak sa pagpailawom sa Cotabato province sa general community quarantine. O kagahapon ang mga miyembro sa IBP, ang municipal trial court o ang regional trial court judges, ingon man ang mga prosecutor nga gikan sa public attorney's office makatinig o sa ang mga Sharia judges, no, ni tambong sa naasoy nga meeting o gi ilahang gihisgutan kini
kung nganong gipailawom, gipa-implement sa GCQ ang probinsya sa Cotabato. Gani kung imong tanawon, luag raman ang GCQ nga ginapatuman karon og kinahanglan na gyud tungod kay padayon ang pagkuyanap pa sa COVID-19. Laliman ka ni Ana, mga katinig, sa isa ka adlaw lang makatala kag 40, unya sa isa ka adlaw makatala og 101. First time in the history nga matala ng iyan nakataas. So, kinahanglan gyud ang pag-implement pod ni ini kay atong nakita luag man gyud. Murag wa may nahitabong GCQ. Maagi, luag man gyapon maagi sa mga checkpoint. Sa una og ikaduhang adlaw hangtod ikatulo medyo hugot-hugot pa karon hasta namang luaga in taon. O murag way nahitabo ra mga katinig. Ingon man dito sa Davao, ang Davao City nga gipailawom na pod sa enhanced community quarantine mao man sad gyapon. Luag man gyapon mga katinig, isig gyapon makaagi sa mga checkpoint. So buot pa sabot niini tungod kay pangalan lang ang tawag nini ang paghugot sa actual wala. Expect gyapon kita nga taas gyapon ang mga mataptan niini nga virus. Wala kita igong oras, musunod ng alas 7 balita. Daghang kayo salamat sa inyong kanunay nga pagpaminaw ning atong programang Tinig ng Bayan. Akong partner na si Grace Labagnao Castellano. Maing buntag. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Healthy products ba ang hanap mo? Yaki Grocer ang dapat puntahan mo. Available sa Yaki Grocer ang lahat ng produkto ng Yaki. Meron din silang tuna products tulad ng panga, belly, portion at tuna stick. Sa Yaki Grocer, makakabili ka rin ng squid rings, pompano, bagaybay, bangus, seafood, fishball, organic egg, organic pork and chicken meat. Kaya tara na sa Yaki Grocer dahil may dry goods na rin sila. Tumatanggap din ang Yaki Grocer ng short order for takeout. Yaki Grocer is located at Quezon Boulevard, Kidapawan City, beside Avon. Maya pa si Gwen. Nakatuloy na kalawin. Apay na kong bay na? Di man gani makausa? Naon sa gugadihan? Da. Dalihan, humanan ko og pangapi sa Aukira 5-in-1 Coffee. Tanawa no, andam na ko, baskog na kuhan! Pantay, bitaw ha? Kalimit mo din sa Okera 5-in-1 Coffee, hain? Pwede ba din ako, hain? Kini na atong himuong kapihan, aron doon natin kadulang igong energy og mabuhat na itong atong gustong buhaton. Sige, hain! Ang Okera 5-in-1 Coffee mapalit sa mga butika. Feel real paradise, fresh air, crystal clear beach, beautiful sunrise, and romantic sunset, and the best unforgettable island getaway experience.